buhay. Ito yung first of a kind in the Philippines na project. Parang sinasabi nga nila, project of the century. Yan ang project of the century na kauna-unahan, pinakamabagsik, pinakamalupit, pinakaswabe na project ng Duterte government. Hello po mga ka-DDS, isa pong magandang araw sa inyong muli. Ito po nagbabalik si DDS Forever Channel. Welcome to DDS Forever Channel. Isa na naman pong napaka-exciting na balita ang aking ibabalita sa inyo. Kasi po, yung project po na matagal lang meron po rito sa Europe, yung Euro Tunnel po na sinasabi, yung subway, heto po, finally po, sinisimulan na, under construction na. Simulan natin yung ating komentaryo at mag-comment din kayo mga kababayan kung ayaw nyo or kung meron kayong i-correct sa aking mga komentaryo at ibabalita, bahala na po kayo. Alam nyo mga ka-DDS, talagang very exciting yung nangyayari sa bansa natin. Kalimutan po muna natin yung problema natin sa COVID kasi nakakapraning po eh. Mga gorgeous naman po tulad nito. Kasi yung tunnel boring machine, di ba several months ago, dumating na sa Pilipinas, inassemble sa Pilipinas isa-isa. Ang laki po nyo na katumbas po yun ng ano yung diameter niya. Katumbas ng dalawang double-decker na bus, yung kanyang diameter. Kasi po siya po yung machine na bubutas po or magta-tunnel, mag-excavate sa ilalim ng lupa para gawin pong subway. Yan po yung sinasabi ko nakaka-excite na news. Alam niyo kung bakit nakaka-excite? Kasi po ito yung first of a kind in the Philippines na project. Parang sinasabi nga nila, project of the century. Yan ang project of the century na kauna-unahan, pinakamabagsik, pinakamalupit, pinakaswabe na project ng Duterte government. Kaya naman mga dilawan, huwag naman kayong masyadong negative. Kasi po, kung heto sinimulan sa Duterte regime, at matatapos po sa ibang presidente na po, kasi 2025 po matatapos to. Wala naman pong bad tripan, wala namang basagan ng trip. Kasi po sa Pilipinas po to eh, sa pong napakagandang project. Hindi ba kayo napaproud niyan? Kasi for the first time, magkakaroon po tayo ng subway, train, na kauna-unahan sa Pilipinas. Alam nyo kasi tayong mga Pilipino, lalo na yung mga Pilipino sa abroad, na nakaranas, gumamit ng yung Euro Tunnel na tinatawag, talagang ma-amaze po kayo eh. Parang iisipin nyo, hanggang pangarap na lang bang Pilipinas? Ito na nga po nangyayari na, di ba? Napaka-exciting. Oh, may magsasabi naman dyan, ako po, yung makakanood nito. Ah, alam na naming lahat yan, everybody knows about it. Hindi po, kasi nagugulat ako, marami nagko-comment. Hindi raw nila alam na may mga ganun project pala. Tulad nga ng last time, sinabi ko, yung isa sa pinakamalaki, pinakamaganda, at pinakamodernong international airport ay ginagawa na po doon sa Bulacan-Bulacan. And not everybody, all our Filipinos, knows about it. Diba? Kaya napakahalaga po ng vlog na to kasi at least pa isa-isa nalalaman po natin yung proyekto ng gobyerno. Kung ano-ano yung mga ginagawang infra sa bayan natin. Alam niyo po itong infra, balang araw po, in the near future, heto po yung makakapagsalba sa ating ekonomiya. Lalo na masyadong lagapak na ang ekonomiya sa buong mundo. Siyempre kasama po rin yung Pilipinas dahil po sa nangyayaring pandemic. Biro mo magkakasunod dyan. By the year 2022, next year na yon, marami pong matatapos na proyekto. At heto po, year 2022, at least 5 or 6 stations po ang pwede nang magamit. Pero year 2025 pa matatapos, fully operational. Yung pinaka first ever nga na sinasabi kong tunnel or subway, train sa Pilipinas. Diba nakaka-excite mga ka-DDS? Tingnan nyo yung magiging itsura ng ating subway train, yung subway station. Ikukumpara po natin yan sa mga European subway. Hindi na po pauhuli ito. Kasi po ang gagawa po nito ang Japanese. Ang Japan technology po, napaka-advanced sa technology. Tapos yung design para nga hanguin sa Europe. And of course sa Japan na rin. Biro mo kombination,
European design and Japan technology. Wow! Di ba? Ang bigat! Mapapawaw ka talaga sa ganda. Ang sarap pakinggan. Siguro pag marinig nyo to, yung COVID na parang gustong matapis sa inyo, aatras eh. Kasi po ang isang tao, pagka napakasaya po, yung kanyang immune system lumalakas. Alam naman po natin na pagkang isang tao po na laging masaya, laging nakakalanghap ng fresh air, wala pong mga nega-negat sa katawan, walang mga negative vibes, yun po yung taong napakalakas po ng resistensya at immune system. Ah, kita nyo, meron pa rin po itong kinalaman sa COVID. Hindi po ako nagbibiro, totoo po yun. Kaya kailangan natin ng good news sa mga panahon na to na kung saan po yung ekonomiya po sa buong mundo ay bagsak na bagsak. Hindi lang po sa Pilipinas ang merong hard lockdown ngayon. Dito po sa Europe, grabe. Sa Italy, balik hard lockdown na naman sila. Huwag niyong sisisihin naman yung gobyerno masyado. Kasi lahat po ng bansa sa buong mundo talagang nagsasuffer. Sige, pag-usapan na nga lang muna natin tong Euro Tunnel na napaka-ganda talaga. Pinuntahan ko yung mga picture ng tunnel, subway sa iba-ibang bansa. Yung India po, meron po silang na ginagawa o tinatapos na underwater tunnel. Underwater subway train. My God! Ayan po! Ang China rin gagawa rin. 13,000 kilometers underwater subway. Na makikita nyo po yung dagat, yung maasul na dagat. Pati po yung mga lumalangoy-langoy dyan, syempre. Diba? Pero ang Pilipinas, dahil po nagsisimula na ang subway natin, it is also possible to have this kind of underwater tunnel in the future. Basta meron na po tayong nasimula na subway. Hindi po ba kayo na-excite sa ganyan? Wala pong politikahan dito. These are all for the Filipino people. Huwag na may mga nega-nega. Yung mga comment nyo naman masyado. O siguro may magko-comment na naman yan. Ah, drawing lang yan. Nakote. Mga kababayan, mga ka-DDS, hindi po to drawing. Kasi po, yung tunnel boring machine, heto po sa likuran ko, several months ago, o siguro about 2 or 3 months ago, dumating na po, napakalaki po niyan. Yan po yung bubutas sa ilalim ng lupa. Pagka yan, sinimulan ng butasin, at the same time po, complete package, kinokonkreto na rin po niya ang tunnel. Ibig sabihin, lahat ng madadaanan ng tunnel boring machine, kumpleto na kaagad, meron ng konkreto na nakaano rin sa mga wall. Makakapal na konkreto. Kaya napakadali na po. Pag nabutas na po yan, ang ilalatag na lang po yata nila, ay kasama yata dyan yung mga railway na eh. Ikakabit-kabit na. O di po ba? Nakaka-excite? Kaya year 2022, it will be operational at least 5, 6 or say even 7 stations. Tapos by the year 2022, it will be fully operational. Di ba? Ang gandang balita. Dapat po tayo mga Pilipino maging positive sa mga ganitong bagay. Wala na pong nega-nega. O may nagsabi nga sa akin, o baka year 2050 pa raw yan. Hindi po, nagsisimula na nga eh. Kaya siguro hindi nyo namamalayan. Kasi po habang nagbubutas po yun sa ilalim, hindi po natin namamalayan na meron na pong nangyayaring tunneling sa ilalim. Doon po sa taas. Kasi po alam nyo po kung gaano kalalim yan. Katumbas ng 7-story house. 7-story ha. Malalim po masyado. Kaya po habang nagtatunnel po rin yung or nag-excavate yung tunnel boring machine, hindi po nararamdaman sa itaas. Saka tayong mga Pilipino, dapat maging proud tayo rito keso sinimula ng administrasyon na to, keso tinapos ng Duterte regime yung project na to. Hindi po, wag na po nating pag-usapan yung kanino credited yung mga project. Kasi po, inaamin naman po ng Duterte administration, yung ibang mga project ay sinimulan sa panahon ni Pinoy. O, sabihin na natin, yung Skyway Stage 3, sinimulan, may cutting of the ribbon. Pero, dahil po sa problema sa right-of-way, 7% lang po yung natapos after 2 years po ng ribbon cutting. After 2 years, ha? Samantalang ang Pangulong Duterte, ilang ano lang, halos nakumpleto na. Diyos ko, in 4 years or 5 years, ang daming natapos. Huwag naman kayong masyado mga bitter, mga dilawan. Saka kung nakikinood lang kayo sa vlog ko, huwag na lang kayo mag-comment kung ayaw nyo. Dapat nga masaya kayo eh. Kasi mga ganitong project, kay credited sa past government, sa future government, doesn't matter. Kasi tayo po makikinabang lahat nyan. I'm just telling the truth. Kaya nga lang binabrag ko to, kasi po,
or binabalita ko kasi marami pang mga Pilipino yung tinatamad, yung medyo wala pong time magbasa. Kaya nagbablog-blog na lang. Kaya ito, sinasabi ko, di ba? Tulad nga ng topic ko last time, yung Manila International Airport. Hindi pala lahat nakakaalam yun. May nag-comment nga sa akin, ay nako te, ay nako, alam na namin yan. Oh, bye-bye, sabi niya ganyan sa akin, ano ba yan? Tapos pati yung hilat siya ng pagmumukha ko, pinipintasan. Ayaw daw niya yung vlog ko, ayaw daw niya yung mga background, ayaw daw niya yung mukha ko. Eh, ba't ka nanonood sa vlog ko, di ba? O mga kadidis, tayo-tayo na lang po yung ano, pumuri or mag-appreciate sa mga ginagawa ng ating Pangulo. Kasi po, heto, pagka natapos lahat to, lahat makikinabang. Kaya anumang kulay nyo, kaya asulan kayo, dilawan kayo, orange, ano pa, pula. Doesn't matter, di ba? These are all for the Filipino people to benefit in the near future. Eh, yung iba nga napapakinabangan eh. Di ba yung Stage 3, Skyway? Di ba, kita nyo naman, ang laki ng niluwag ng traffic sa EDSA. Parang ang mahal na araw-araw. Nang minsan may nag-drive doon, hindi raw siya makapaniwala. Parang mahal na araw. Pero yun po, weekdays from Monday till Friday. Siguro mga 60 to 70% yung nawala po sa traffic. Ewan ko lang kasi I have not been there. Pero according po sa aking bayaw at sa kapatid, nang dumaan po sila roon, talagang nabawasan ng gusto yung traffic. Di po ba napakagandang news? O may nagsabi naman sa akin, bakit naman nakakonsentrate lang lahat sa Manila? Paano naman kami mga taga Mindanawan? Meron po yung Mindanao Railway na tinatawag. Meron, iikot po yan sa buong, di ba yung Mindanao, napakalaking island? Iikot po yan, Davao, Digos, hanggang sa Zamboanga. Hindi lang kasi binabalita sa mga malalaking mainstream media natin eh. Kaya nagtataka ako eh. Kaya kami na lang mga DDS vlogger ang magbabalita. Ewan ko, wala pa akong nakitang mga Dilawan vlogger na nagbalita ng mga ganitong positive news. Lalo na yung mga naglalakihang infra. Kita nyo naman, ah, ito naman. Sinisimula na po yung New Manila International Airport na wala pong gagastusin ang Pilipino kahit isang singkong duling. Yun po under build, operate, transfer. Ano pong ibig sabihin? Sila po ang magbibuild, yung private company, San Miguel Corporation ni Ramon Ang. Si Ramon Ang po yung CEO. Walang gagastusin ng gobyerno, sila po ang magpapagawa, sila po ang mag-ooperate in 50 years, within 50 years, after 50 years, itatransfer na po sa gobyerno. Ang ibig sabihin, magiging pag-aari na po ng gobyerno ang New Manila International Airport. At lahat po tayo, mga Pilipino, makikinabang po dyan. O, ang tanong naman, eh, paano naman yung lupa? Eh, sa gobyerno naman yan, di ba? Hindi po. Pag-aari po ng San Miguel ang lupang kinatitirikan yan. Nakalimutan ko lang kung ilang laki, gaano kalaki eh. Pero napakalaki po. Just enough to build the one of the biggest, one of the most modern airport in the world. Ito na nga po. Pinakita ko yan sa last vlog ko eh, kung napanood nyo po. Sana po manood din po kayo sa aking mga past vlogs, yung mga nakaraan. Kasi po, it's sort of, ano talaga eh, random yung pinag-uusapan natin. Pero at the moment po, gusto ko pong mag-concentrate dito. Na-vlog ko na rin po yung detail ng subway train sa Pilipinas sa mga last vlog ko. Kaya nga lang, walang ganong nanood, ewan ko kung bakit. Siguro, boring. Napaka-detalyado po yun. Ito naman po, ipapakita ko, in comparison lang. Kasi po, nakakaingit po eh, di ba? Wala pong masamang maingit. Yung ingit na mangangarap ka na in the future magkakaroon tayo. Dahil po, sinisimula na yung ating subway, magiging possible na rin po na magkakaroon tayo ng underwater subway tulad nito. China, Diyos ko, 13,000 kilometers na underwater subway papuntang Canada. Diyos ko, ang sarap mag-travel. Kasi po, sa Eurotunnel, blackout lang po makikita nyo eh, parang kuweba. Wala kayong makikita ang mga tubig or isda na lumalangoy doon habang nagtatravel ka. Pero napakabilis po. Siguro 30 minutes lang tinravel namin, nasa Belgium na kami. Nakatawid na from London to Belgium. Yung Belgium magkakatabi na yan eh, France, Germany. Yung mga Pilipinong nakaranas po ng buhay Europe, sila lang po makakapagsabi na bilang Pilipino, nangangarap ka rin po na magkaroon tayo ng something like this. Yung mga ganyang modernong transportation at mga napakabibilis. Maraming ang bansa na ano eh, may mga bullet train na, di ba? Tayo wala pa nga.
Pero magiging possible po yun. Kasi po, napakahalaga ng pagkakaroon ng isang presidente na open-minded. Hindi po crab mentality. Napakahirap po yung crab mentality. Yung iniisip na lang yung puro politika. Pero mo, may mga presidente na kauupo pa lang, nag-iipon na, nagsusuksok na ng mga pwede niyang makurap sa bulsa para meron silang gamitin pag-campaign sa next president na pipiliin niya. Nangyari po yun. Ayaw ko na nga lang i-mention kasi po may mga... Nako, mga dilawan, Diyos ko, tumigil na nga kayo. Kung ayaw nyo sa vlog ko, eh, doon kayo manood sa ano, yung mga vlog nila Lenny na puro mga consumption yung sasabihin sa inyo. Puro mga negative. Bali, about 1% lang naman kayong naliligaw rito na wala lang ginawa, kundi manira ng manira. Pati yung hilat siya ng pagmumukha ko, sinisiraan. Hindi naman po ako ganun. Ayan, nakita nyo tuloy. Hindi naman po ako ganun ka, ano, yung itsura ko. Nasisilaw po kasi ako maliwanag dito kaya lagi ako may ganito. Saka hindi po ako marunong tumingin sa camera kaya ako may salamin. Pero sabi nga rin nila, eh, ba't ka nagtatago sa salamin po? Hindi po, ayan po yung aking mata. Oh. Talaga, I like wearing this, lalo na ganitong maaraw, no? Kasi itong opisina namin, ah, talagang nakatirik na tirik po yung araw dito. Nung oras na ba? Nakaano po, kaya nakasarado po yung blind. Saka ina-accept ko po yung whatever criticism sasabihin nyo, basta lang po constructive. Pero kung masyado ng foul, naku po, didelitin ko na lang kayo, talagang tatanggalin ko kayo, hindi po nakakatulong. Kasi anong nangyayari po niyan, yung ibang mga nanonood sa akin, nababasa yung mga ganyang comment na high blood, pati sila nag-aaway-aaway, nagsasagutan. Okay lang po yung constructive criticism. Tulad nga, may nagsabi sa akin, ay ma'am, puro kayo ano yung mga drawing lang yata yan. Ito pong Euro Tunnel to. Ito pong tunnel na ano, na pinapakita ko, yan po talaga drawing pa lang. Pero ginagawa na po, nagbubutas na po sila ron, nagta-tunneling na. Yung tunnel boring machine gumagana na. Eh alam nga namang tapos na kaagad, siyempre drawing pa lang yan, pero ganyan po pinapakita ko yung magiging itsura ng subway natin. Oh, maliwanag ba? O ano pa yung question nyo? Sabi nga nila, about 2050 pa. Hindi po sinisimula na eh. Kaya naman eh, di i-google nyo. O kaya tanungin nyo si Mark Villar, sa kasi Secretary Tugade. Kasi po sila po yung responsible sa mga ganitong project. Lalo na si Mark Villar, na siya po yung ating Department of Public Works and Highways. Tapos si Secretary Tugade, siyempre we're talking about transport system like train, siya po yung Department of Transportation, DOTR ang tawag po nila. Kaya po sila magkakatulong to make this project possible. Masaya ba kayo mga kadide sa aking binabalita? Mag-comment naman kayo. Yung mga halimbawa, meron akong sinabi na hindi tama, i-correct nyo po ako. I accept that. Pero huwag naman po yung parang minumura nyo ako. Keso wala raw katuturan yung pinagsasabi ko. Nuknukan daw ako ng sinungaling. Sinungaling ba ako? Sinasabi ko lang to. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, i-google nyo kung ayaw nyo maniwala. Ayaw nyo ba ng positive nyo sa Pilipinas? Ito na nga sinasabi ko eh. Oo. Kasi heto po, hindi natin lagi makikita sa mainstream media. Nga ako nagtatakay. Ba't hindi nila binabalita? Binabalita nila si Lenny. Kada isang kibot ni Lenny, all over the mainstream media. Ano ko nagtataka? Oh, pero kami mga DDS, di na kami nagtataka. Kasi talagang magkakatulong po sila para bakbakan ang bakbakan yung ating Pangulo para maipabagsak nila. Naku po, hindi po mangyayari yan. Kasi po meron na tayong social media. At 97% po ng mga Pilipino, bukas na po yung mga pag-iisip. Alam mo yung mga naliligaw lang na 1% dito, yun po yung mga bugok eh, yung mga crab mentality. Just because they are supporting the other parlor, lahat ng mga sinasabi ng mga vlogger na may kabuluhan at very informative, parang sa kanila lahat masama, wag naman ganun. Tayo mga Pilipino, magmahalan tayo, kaya ako minsan medyo tinitira ko yung mga adilawan. Inaamin ko po yan. Kasi nakakainis eh. Sila po yung nagiging sagabal sa pag-unlad ng bayan natin. Na ito pong bayan natin, nag-iisa lang. At sa bayan po natin, mga Pilipino po tayo, na gustong magkaroon ng kaunlaran, ng progress yung bansa natin para sa ikabubuti ng lahat. Pati yung mga future pa natin, pati yung future generation.
hindi ba kayo natutuwa? Maging very ano naman kayo. Just because you're siding with the other parlor, sisiraan nyo. Sasabi ko na lang dyan na parang ano kayo, crab mentality. Pero kasi dinadrag nyo rin pababa yung bansa natin eh. Huwag naman ganyan mga dilawan. O sige, hayaan nyo na. Sige, papayagan ko kayo. Pintasan nyo yung mukha ko. Okay, so nuknukan ako ng pangit. Nakakaasiwaraw dun sa etong pagbablog ko. Okay na lang daw yung mga background. At least merong isa na gusto yung background na asiwaraw sa mukha ko. Okay lang yun, sige. Ang gagawin ko lang naman sa'yo, tatanggalin ko lang naman yung mga ganyan mga criticism na hindi nakakatulong. Kasi alam nyo po kung bakit. Ayoko kasing nag-aaway-aaway kayo rito sa vlog ko. Kasi meron mga nagko-comment na talagang magaganda yung comment nila. Ito po yung matatawag na mga very welcoming mind. Merong open mind. Sige mga ka-DDS, I hope na nagustuhan nyo itong aking video. If you like my video, please don't forget to like, share, comment, at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nagsasubscribe para maging updated po kayo sa aking mga latest video. So, magandang araw at marami pong salamat.